Pito sa sampung ilog na nag-aambag sa global plastic problem ay mula sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, tinatayang nasa 9.2 milyong kilo ng basura kada araw ang naipoproduce mula sa Metro Manila at ang iba rito na pupunta sa Manila Bay. Tayo mismo ang gumagawa ng dagat ng basura. Ang kailangan natin ay wastong kaalaman para sa wastong pagtatapon ng basura at wastong paraan ng pag-recycle ng mga ito. Kaya naman isang grupo mula sa University of the Philippines Institute of Civil Engineering ang nagsagawa ng proyekto upang matukoy ang uri ng basura sa ilang lugar malapit sa Manila Bay at sinuri kung anong teknolohiya ang wastong gamitin para sa sustainable solid waste management. Upang ibahagi ito sa atin, makakasama po natin si Professor Maria Antonia Tanchuling, Director, UP Institute of Civil Engineering at Project Leader ng IWASTO or Integrated Waste Analysis, Survey and Technological Options. Magandang araw po, Professor Tonet. Magandang araw, Jel. Alright ma'am, maaari niyo po ba ipaliwanag sa amin kung ano po itong Project IWASTO? Ang Project IWASTO ay isang 2-year project na pinopondohan ng DOST. Kasama kami sa may isa kaming mas malaking program, ang tawag namin ay AMFOR Manila Bay Program para sa Manila Bay Rehabilitation. No? Isa kami sa projects nito at tinitingnan kasi namin na solid waste ay major pollutant sa Manila Bay. So nais namin itong matugunan sa project na ito through different means, no, yung technological options nga gusto naming mag-deploy ng mga technologies na pwedeng gamitin sa mga communities para itong basura na imbes na natatapon lang kung saan-saan at or kahit kinokolekta kasi mapupunta lang sa landfill, gusto nating ma-process. So may mga technologies kami para sa nabubulok na mostly kitchen waste, no, yung mga food waste, tsaka plastic. Ang Project IWASTO ay isinasagawa sa tatlong partner barangay sa Metro Manila. Ito ang Barangay Tanzawan sa Navota City, San Agustin sa Malabon at Barangay 412 sa Sampaloc, Manila. Ano nga bang uri ng basura ang marami sa mga lugar na ito? Karamihan pa rin nabubulok, kitchen waste, yung mga pagkain, tapos ang plastic, mga 12% ng ating basura ay plastic. Kaya nga ito yung aming, dahil problematic na basura ang plastic, kaya ito yung gusto naming tugunan dun sa yung utilization technologies na ginagawa namin ngayon. Alright, before your intervention, paano po ang ginagawa nilang management para sa mga ito? Lahat ito ay kinokolekta ng basurero natin. So lahat ito napupunta lang sa tambakan ng basura. So kung ito ay mawala natin, matanggal natin sa basurang tinatapon sa dump, sa landfill, di tatagal pa sana ang buhay ng mga landfill natin. Marami tayong matitipid, no? Sa trucks, sa hauling, kasi mas kukonte ang basura na kailangang i-transport. At ang maganda sa proyektong ito ay matapos ma-identify kung anong uri nga ng waste ang nag-generate sa mga lugar, ay nagbibigay po sila ng mga rekomendasyon sa kung anong teknolohiya ang maaaring gamitin para sa proper solid waste management. Ano-ano po ba mga teknolohiya ang na-install nyo na sa mga partner LGUs para sa proper solid waste management sa kanilang mga lugar? Mm-mm. So yung meron kaming
Una, para sa plastic, yung plastic densifier. By the way, ang mga technology na ito ay dinevelop din ng ITDI, no, ng DOST. So ito rin yung ginagamit namin at dinedeploy. So meron kaming plastic densifier. Tapos ito ay tutunawin yung plastic, tapos yung lalabas na material pwedeng ibigay, gagamitin ulit ng plastic manufacturers para gawing produkto ulit na plastic. Pangalawa ay yung para sa mga nabubulok, yung composter. Ito siguro common, no? Marami nang gumagamit ng composters para pag yung compost na lumabas ay maaaring gamitin na soil conditioner, pampataba sa ating mga gardens, ganyan. Tapos meron din kaming biogas digester, again para sa kitchen waste. May pwede tayong makuha na gas dahil maliit lang ito na capacity gagamitin. Ang intention ay pwedeng gamitin for, kunwari, yun na yung gas natin sa pangluto. Gusto ko lang din idagdag na yung tukol sa yung utilization ng technologies namin, yung pag-deploy namin sa mga communities, ito ay dumaan sa isang mahabang proseso. Tiningnan namin yung kahandaan ng partner barangays. Handa ba sila at tanggap nila yung technology? Tsaka kaya ba nung basura na nando na yun yung gagamitin namin for the technology para hindi naman nasasayang, no? Sinisiguro natin na ito ay magagamit at tatagal, no, sa komunidad. Yun, napakahalaga nung kahandaan. Nagbibigay ng training para sa wastong paggamit ng mga teknolohiyang ito sina Dr. Tunet sa mga representatives ng bawat komunidad. Pero dahil nga sa pandemya, no, nahihirapan kaming yung talagang tuloy-tuloy na training. So ngayon ginagamit na yung composter, pero yung dalawa kulang pa ng training at hindi pa talaga napapagana. So ma'am, once na ma-install na yung mga technology na ito, ay ano ang magiging sistema? Mananatili po ba ito sa mga lugar na ito para magamit pa ng tuloy-tuloy na mga mamamayan? Yes, yan ang aming intention, maiwan sa community at mag-iwan din kami ng guidebook na special lang talaga para sa community na yon, kasi iba-iba din naman talaga ang characteristics nila, para ano na rin, parang instruction manual. Yun ang aming intention. So gusto din namin ipakita kasi na pwede itong i-replicate, no, sa iba pang communities, kumbaga palaganapin. At by the way, ginagamit naman ito ng may mga ilang barangay na rin na naggumagamit ito. Gusto lang nating maging mas popular, mas yon documented at matugunan talaga kung ano yung mga nagiging problema dati sa paggamit ng mga technology. Siguro ma'am, bilang panghuli, ano pa yung mga dapat asahan mula sa Project Iwasto? Gagawa kami ng mobile app na makakatulong sa mga citizens, kunwari mag-guide sa kanila yung schedule ng basurero, yung location ng mga junk shop or MRF. Para din awareness raising din ito kung makikita ng mga citizens na may ganitong efforts yung para sa solid waste management, ito ay makakatulong. Meron din kaming website na tinatayo lahat patungkol sa basura. Again, siguro sa side ng technology, wala namang bago dahil dinevelop ito ng DOST. Pero yung lessons galing dito, kunwari, kung paano talaga maging participatory, na hindi lang natin basta binababa ang mga technology, no? May mga partner na organization para ito ay maging effective at gamitin sa mga komunidad. So dyan, excited kami na finally sana mapapagana na at maikwento na natin sa mapublish, no, yung mga results.
Layunin din ng Project Iwasto na magkaroon ng sapat na datos na makatutulong sa pagsugpo sa problema sa basura at maiwasan na makarating pa ito sa Manila Bay. Gusto natin kasi mas maayos na datos yung mag-collecta talaga ng, kunwari, ilan ba talaga ang basurang kinokolekta, ilan ang basurang na itatapon sa landfill, and then in between gusto nating makita, ma-compute ilan ang nagli-leak, no, sa environment, ilan ang napupunta, yung nawawala siya sa hindi kasi na-collecta or na-itapon or na kumbaga, kung titingnan mo yung equation, hindi balanced, no, may nawawala. So yun yung tinatawag naming leakage. So kung gusto natin talagang maayos ang ating solid waste management, kailangan natin yung data na ganito, no, ma-monitor yung leakage ng ating basura, lalo na sa plastic. Ilan ba talaga ang nagli-leak? And makikita natin yung ating progress, taon-taon gagawin natin ito, lumiliit ba? Yon. So kailangan natin ng datos para ma-monitor ang ating progress at para ma-manage ng maayos ang basura. Bang tonight, baka meron ka pang mensahe para sa ating mga tagsubaybay. Yan. So lahat po tayo may role, no, sa pangangasiwa ng ating basura as ordinary residents. Kung kunwari, yung simple lang na pag-segregate. At tapos kung may nakikita tayong problema sa kunwari, sa collection, or marami kasi nagsasabi, kunwari, inag-segregate naman kami, pagdating sa truck, pinaghalo-halo din. Siguro mag-ipaalam yung mga ganung reklamo para sama-sama nating tugunan ang ating mga problema sa basura. Kumbaga, malaki rin naman ang role natin. Mm-hmm. Maraming salamat po, Dr. Maria Antoinette Tanchuling. Ang Project Iwasto ay isang component project ng Integrated Mapping, Monitoring, Modeling, and Management System for Manila Bay and Linked Environments o IM4 Manila Bay Program. Isang proyekto na pinondohan ng DOST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development o DOST PSURD. At isinagawa naman ng UP Institute of Civil Engineering. Ang Iwasto ay isang Certified Science for the People Project, isang halimbawa ng agham na nararamdaman. Mga ka-DOST Barkada, samahan niyo ulit kami sa susunod na Miyerkules, alas 5 ng hapon, sa pagtuklas ng makabagong kaalaman. Ako po si Jel Miranda, at laging tandaan, sa anumang problema ng bayan, ang agham at teknolohiya, may solusyon dyan.